Pulimagtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 15 ng Mayo at ipinagdiriwang ang paggunita kay San Isidro Labrador, isang magsasaka, pintakasi ng lahat ng nagtatrabaho sa lupa. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay
at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang puok na inaakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mangangalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak." Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy, purihin, awita ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpakumbabay, tagumpay ang ibinibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ay paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos.
At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakakasama via live streaming. Magpapatotoo kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Yun po ang bili ng Panginoon sa mabuting balita sa araw na ito. Kapag ka ikaw ay nagpatotoo sa isang tao, kapag ka ikaw ay nagbabahagi ng tungkol sa ibang tao, gagawin mong lahat para patunayan na totoo at tama ang iyong pinatototohanan. At yun din ang ating gawain bilang mga Katoliko. Tayo po ay sumisimba, tayo ay nagdadasal, hindi dahil tayo humihiling lamang sa Diyos o hindi tayo nagpapasalamat lamang sa Diyos, kundi tayo ay unti-unting nagiging patotoo na ang Diyos ay buhay sa pamamagitan natin. At yun po'y hamon sa bawat Katoliko. Nawawala ng saysay ang ating mga pagdadasal at mga pagsisimba kung pagkatapos nito'y hindi natin kayang patotohanan na ang Diyos ay buhay sa atin. At ang hamon doon ay yung makilala ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan natin. Doon pumapasok ang iba't ibang pagpapakilala ng Panginoon sa ating buhay. May mga pagkakataong siya'y nakikilala natin sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating buhay. May ilan namang pagkakataong siya'y nakikilala natin sa pamamagitan ng karanasan o ng mga tao. At yun po ang hamon sa atin. Paanong ikaw, bilang Katoliko, nagdadasal, sumisimba, paano kang magiging patotoo na ang Diyos ay buhay? Mahirap po iyon. Baka kasi kapag nakikita tayo ng ibang tao, baka hindi nila nararamdaman ang Diyos sa atin. Baka yung kalaban ng Diyos ang nararamdaman nila. Yan ika, naririyan na naman yung masamang ugaling yan. Yan ika, naririyan na naman yung mataray na yan. Yan ika, naririyan na naman yung madamot na yan. At mahirap po iyon. Sapagkat kapag ganoon, ang pagkakilala ng ibang tao, hindi natin naibabahagi ang Panginoon sa kanila. Kaya nga po mahalaga, mga minamahal, sabi ng Aral Batanggenyo 838, ang Panginoon ay nagpapakilala sa magkakaiba at natatanging pamamaraan sa mga tao. Huwag po ninyong isipin na ang Diyos naririto lamang sa simbahan. Totoo po iyon. Ang Diyos ay mararanasan mo dito sa simbahan. Pero ang Diyos dapat nakikilala at nararanasan mo rin sa iyong pamilya. Ang Diyos dapat nakikita at nararanasan mo rin sa ibang tao, sa iyong pamayanan. Yun po ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Hindi pwedeng ang Diyos na makikilala at matatagpuan mo dito sa simbahan ay hindi mo kayang ibahagi sa ibang tao. Sapagkat kapag ganoon, abay nakakapagduda kung sinong Diyos ang inyong nakikilala. At sa paanong paraan natin maibabahagi ang Diyos sa iba? Ay di sa pamamagitan ng kabutihan natin sa ating kapwa. Yun ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Habang ginugunita rin si San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka, simpleng tao, subalit sa kanyang buong buhay, lagi niyang ipinapakilala ang Diyos. Lagi rin niyang kinikilala ang Diyos sa banal na misa. Kaya naman sa binsang ito, hilingin po natin kay Jesus mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong sabihin sa kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong kumikilala sa iyo. Nang sa ganoon, maibahagi kita sa ibang tao
ikaw na aking kinikilala ay makilala rin ng ibang tao sa pamamagitan ng mga kabutihang ginagawa ko sa kanila. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming amin, sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasangin kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa
Tutuwag mo kami, ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa lurok ng kalangitan.
ito. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. And don't worry, regespera in un prio cum parti, manalangin umasa at huwag magalala. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap nahainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na nating ipagawa ang bubong ng ating extension. Ito pong naghihiwalay sa Main Church at sa Divine Mercy. Sa mga may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina o sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Sila po ay nagpe-play ng ating mga religious testimonies, video testimonies. Ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y binasbasang mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Ipinatutupad ding mahigpit ang ating panawagang Clego, Clean as You Go, para po mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, pakitapon ng maayos sa mga basurahan ang ating mga basura. Gayun din naman, ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makapasok sa ating main arc entrance
para sa free parking nang sa gayon ay matulungan kayo sa pagbisita sa National Shrine. Ngayon pong darating na Sabado, ikadalawampu ng Mayo, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya o ng mga biyaya. Tayo ay magkakaroon ng prosesyon sa ikalima ng umaga, susundan ito ng misa ng ikapito ng umaga. Para sa mga sasama sa prosesyon, kayo po'y magdala ng puting panyo at mga kandila. Ilang mga gawain para sa darating na kaaroran ni Padre Pio. Una, ngayong May 20, tayo magkakaroon ng free legal consultations mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga abogado dito sa Lipa, kaya kayo ay pumunta kung gusto ninyong kumonsulta. Ikalawa, tayo ay mayroong free adult baptism para sa mga nasasakupan ng pambansang Dambana na may mga edad na wala pang binyag. Kayo ay magpalista na, makipag-ugnayan sa opisina. Para sa mga detalye, ito ay sa May 22, alas 4 ng hapon. At meron tayong operation pagbibinata, libreng laser tuli sa mga unang 100 kabataang lalaki na magpapalista. Ito po ay sa May 24, alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. At sa May 25, sa birthday ni Padre Pio, kasalukuyan tayo nagsasagawa ng car raffle program. Tulong natin sa mga scholars sa halagang 500 pesos na ticket available sa paligid ng simbahan mamaya. Kayo ay mananalo na at makakatulong pa kayo sa pagpapaaral ng ating 23 mga scholars. Panoorin po natin ito. Hindi pa nagsosoli ng mga stub at ng mga payment. Ito po'y hanggang May 20 na lamang. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko rektor, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa National Shrine. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa natin ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoon, Ikaw ay bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging magpatotoo sa ngalan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat, magpasalamat, magpasalamat sa Kanya. Puri ng Kanyang pangalan, puri ng Kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay buhay.